Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang ating misang ito'y ating iniaalay sa ating Ama sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Biyay at pagpapala din para sa ating lahat na ngayon dumadalaw dito sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Taglay ang ating mga kahilingan at intensyon din para sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit. At upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ng ating mga nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay hindi nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Idiluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na yon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito. Ikay mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan, linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihian. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan ako'y mabalik sa lupa, masarap pa sa akin ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin,
lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga pag-uyam. Noong panahong iyon, sa Ekbatana Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya nasipingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nagdulot sa iyo ng kasiyahan. Yan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay tao ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa. Lubhang nalungkot si Sara ng araw na yon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi, nasabi niya sa sarili. Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil ng aking buhay para hindi na ako tuyuin ng mga tao. Kaya noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas sa mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanyang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumang tugunan, sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihian upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagdiligtas. Ang kaluban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo Poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana Poon ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo pong lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilanlin nilang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa akin pong kasabang pari sa pagdiriwang na akin pong kaklase, si Father Sho, sa atin pong lahat, magandang umaga po. Naitanong na hubad nyo sa inyong sarili kapag kayo'y gumagawa ng mabuti kung para saan ang lahat ng yon? Pag tayo'y tumutulong sa dukha, ito'y ba'y para saan? Pag tayo ay nagiging isang mabuting asawa, isang mabuting magulang, isang mabuting anak, o sa amin bilang pari, isang mabuting pari, isang mabuting tao, bakit ba natin ito ginagawa? Para basaan ang lahat ng ito? Sa atin pong Ebanghelyo, yung mga Saduceo ay nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. At ang tanong nila ay, kung yung dohong babae ay nakapag-asawa at namatay, mayroong batas si Moises na kinakailangang maging asawa ng babae yung mga kapatid ng lalaki. At napangasawa niya lahat yung 7. Ang tanong ng Saduceo ay sino po ang magiging asawa ng babae sa kabilang buhay yamang napangasawa niya silang lahat? Sino nga kaya? Ano ho? Ano ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Sa kabilang buhay, ang mga tao ay hindi na nag-aasawa sapagkat hindi na doon kailangan ng asawa sapagkat ang buhay sa kabilang buhay ay sapat na. Wala tayong kailangang asawa, wala tayong kailangang kapatid, wala tayong kailangang anak, dahil nandun na sa atin ang lahat, nasa atin na ang Diyos, kaya hindi natin kailangan doon ng asawa. Kaya ho yung mga matandang dalaga at matandang binata ho na nandito, sa lupa pa lamang po ina-practice na ninyo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat sa kabilang buhay ay hindi nag-aasawa ang mga tao. Kaya ho, yung mga may asawa naman ho sa inyo,
Samantalahin na ho ninyong mahalin at ibigin ang inyong mga asawa habang kayo'y nasa mundong ito. Papaligayahin na ho ninyo. Ibibigay na ho ninyo ang lahat ng pangangailangan, ang pagmamahal, sapagkat sa kabilang buhay ay hindi nyo na ho sila asawa. Sapagkat sa kabilang buhay ay nandun na ang Diyos sa atin. At kapag nasa atin ang Diyos, wala tayong ibang kakailanganin sapagkat ang Diyos ang lahat sa atin. Kaya yung tanong ko sa inyo kanina, kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, ay dahil ang inaasahan natin, ito'y papakinabangan natin sa kabilang buhay. Gumagawa tayo ng mabuti dahil alam natin na yung mabuting ginagawa natin ang magiging daan natin para tayo ay makatuwid sa kabilang buhay. Sapagkat kung walang saysay ang ginagawa nating lahat ng ito, bakit pa natin ito ginagawa? Kung wala namang kabilang buhay, bakit ako'y nagpapakahirap pang magpari? Pwede naman akong magpasasa sa buhay. Ba't ako'y kinakailangan pang magsakripisyo? Ba't kinakailangan ko pang ibigay ang buong buhay ko, ang panahon, ang oras, at ang lahat ng talino? Egipin, magpayaman na lang. Kung wala namang kabilang buhay, kung wala namang buhay na walang hanggan, bakit kayo'y nandito sa Santo Padre Pio? Kung wala namang buhay na walang hanggan, bakit tayo'y nagsisikap maging mabuti? Bakit tayo'y nagiging isang mabuting tao? Bakit natin ginagawa ang magmalasakit at magmahal sa ating kapwa kung wala namang kabilang buhay? Para tayong mga loko, ano ho, wala naman palang kwenta. Pero maliwanag na ipinapangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ngayong araw na ito na ang lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ng pagpapakabuti ay papakinabangan natin sa kabilang buhay. Na kung saan yun ang ating pinapangarap at ang ating hinahangad, na tayo'y dalhin ang kabutihan natin, na tayo'y dalhin ang pagsisikap nating maging mabuti at maging banal na tao, dahil ang pinanghahawakan natin ay buhay na walang hanggan. Kaya muli ho, paalaala sa atin, bakit nga ba tayo'y gumagawa ng mabuti? Bakit nga ba tayo'y nagsisikap magpakabanal sa kabila ng kaalwan ng ibinibigay ng mundong ito? Dahil lang isasagot sa atin ng Diyos, dahil mayroong buhay na walang hanggan na nag-iintay sa atin. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambahana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban.
sa paglilingkod namin sa banal na pagdirihiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu sa Santo, magpasawalang hanggan. Tagubin ang kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ngayon ang Ama namin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasami ang harian mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakay Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa Ibigay magkakaroon.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyong pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church, atin pong isinasagawa ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Claygo, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pangbansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layo ng pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikitang mga pagdiriwang na kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserves na schedules noong nagdaang taon pa. At nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa
ay sa ganap na ikadalawa, ikalabindalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyayaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat na ba sa buhay, pag-ibig at